Handa raw si Acting Health Secretary Janet Garin na makipag-ugnayan sa ibang ahensya ng gobyerno na nag-iimbestiga ngayon sa umunoy anomalya sa Department of Health. Tumigil na kasi ang task force na binuo mismo ng ahensya sa pag-iimbestiga sa naging pagbili ng DOH ng mga bakuna. Nakatutok si PR Kanghel. Isang independent task force ang binuo ng Department of Health noong nakaraang buwan para imbisigahan ang umano'y maanomalyang pagbili sa pneumococcal conjugate vaccine 10 o PCV10. Pero itinigil na raw ang imbisigasyon ayon kay Acting Health Secretary Janet Garin. We stopped kasi hindi naman pala kami pinapaimbestiga. So, but then, ang inano lang is kung may pinapatawag, then nagre-report. Kung may tinatanong, pag pinupuntahan kami dito, then we open our doors. So yung commitment naman ng DOH to cooperate with those investigators? Yes, we will just cooperate. Tapos kung ano naman, kung may mga misinformation naman, we also correct. Hindi idinetali ni Garin kung ano ang nadiskubre nila sa paunang imbestigasyon, pero handa raw sila makipag-ugnayan sa lahat ng ahensyang nag-iimbestiga sa issue. Sa kopya ng affidavit ni Health Secretary Yonleve Enrique Ona na isinumiti niya sa NBI, ipinagtanggol niya ang kanyang desisyong gamitin ang PCV10 sa halip na ang mas mahal pero mas cost-effective umanong PCV13. Aminado siya magkaiba ang posisyon ng Project Management Officer noon na si Health Assistant Secretary Eric Tayag at Health Policy, Finance and Research Development Cluster na pinangunahan ni Undersecretary Madeline Valera. Sa gitna ng debate, nagdesisyon siyang gamitin ang PCV10 na nagkakahalaga ng $15.40 per unit. Samantalang ang PCV13, nasa $16.34 ang unit cost. Di raw niya matandaan ang presyuhan, pero alam niyang mas mura ang PCV10 at tiwala siyang mas makakatulong ito sa mga Pilipino. Wala raw siyang natanggap na kopya ng cost effectiveness ng dalawang bakuna. Sa halip, ibinigay ito kay Undersecretary Nemesio Gaco at ilang iba pa. Si Gaco rin ang nakapirma sa resolusyong nag-aproba sa pagkuha ng PCV10 dahil siya ang chairman ng Bids and Awards Committee. Tumaging humarap sa kamera si Gaco dahil gumugulong na imbestigasyon. Pero sabi niya sa GMA News, hindi kailangan noon ang pirma ng kalihim sa resolusyon. Sumunod lang daw sila sa itinakdang proseso. Sinubukan ng GMA News na kunin ang panig ng mga nabanggit pero wala sa opisina si Valera dahil retirado na siya. Habang hindi naman mag-contact sa cellphone, sina Tayag at Ona. PR Kanghel, nakatutok, 24 oras.